Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli dito sa ating bahay. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located dito sa may Green Park Villas dito sa may Imus, Cavite. Ayan, babalik tayo ulit dito pang tatlo or pang apat na visit ko na yata dito sa subdivision. Ayun, hindi ko na maalala. Pero parang ganun nga. Dito ulit ako dumaan sa may Open Canal Road kasi mas accessible ito sa Aguinaldo Highway. Tapos, dire-diretso lang siya. Yung main gate naman ng Green Park Villas 2 ay along Open Canal Road lang siya. Kaya madadaanan natin siya mula dito. Ayan. Medyo hapon na nga ito kaya medyo madilim na yung video at saka makulimlim din siya kaya ganyan yung tsura niya. Ang kalsada naman dito is medyo malubak-lubak siya at saka meron palang bago dito. Yung sa may crossing ng Malagasang Road at Open Canal Road meron siyang overpass na nilagay. Yan, hindi pa siya tapos kaya makikita niya siya. Madaanan din naman natin siya mula dito. Sa mga bago pa lang sa aming channel at gusto niyo mga ganitong content, click niyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag mayroon tayo bagong upload. And then disclaimer lang, hindi po kami agent or connected sa Pag-ibig Worthless Properties. Kagaya lang din kami na nag-i-bid para makakuha ng sariling bahay. Wala lang ako masyadong dito kasi for sure naman kung napanood niyo ang previous vlog ko dito, ganun pwede naman siya. Dito pa din naman ako dumaan sa Open Canal Road kasi ito yung pinaka-accessible route sa Aguinaldo Highway. Makikita nyo siya, medyo ano din na din pala dito, in-expand na din yung kalsada, ayan, medyo malapad na siya, meron na siyang widening, kaya mukhang maganda na dito din sa Open Canal Road. Ang tinayo nga pala dito is parang ano siya, flyover, na connected sa Open Canal Road, kaya kapag nagko-cross yung Open Canal Road at Malagasang Road, sa ilalim na dadaan yung galing sa Malagasang Road or yung dumadaan sa Malagasang Road papuntang Cavite at yung sa Open Canal Road naman is dito sila dadaan sa may flyover. Ayan, mukhang flyover nga yung ginawa dito, hindi pa siya nakakonect pero parang ganun yung plan nila dito. Kasi ayan, may road widening nga siyang nangyayari dito. Kaya mukhang gaganda din itong location na to. Di ba? Ang ganda na din pala ng improvement dito sa may Imus. Mukhang maganda improvement ito. Ayan, kasi nga usually madaming madalas kasi talaga traffic dito sa crossing na to. Kaya siguro yun yung solusyon nila. Mukhang maganda to ah. Kasi parang kapag route mo nang galing dito sa Daang Hari, papunta kang General Trias, mabilis na lang talaga yung biyahe. Maganda siya kung meron siyang flyover talaga. Kasi hindi na siya magkukos ng heavy traffic dito sa crossing banda. Dito lang naman kasi madalas traffic kasi madaming dumadaan dito eh. Crossing ng Malagasang at Open Canal Road. Diba ang ganda na? Ang lapad na ng kalsada dito. Dito na tayo sa pinaka main gate ng Green Park Villas 2. Ayan, pasok lang tayo dito tapos diretso lang tayo dito sa looban. Dito nga pala may rotonda, naka one way lang itong kalsada niya kaya dito tayo daraan sa kanan. Ayan, diretso natin to. Ito yung lusutan niya. Yung location naman property is dito lang naman siya banda. Sa side na to. From here, diretso lang tayo. Sandali lang ating biyahe. Diyan lang sa unahan yung location ng property. Medyo naligaw-ligaw lang ako nung hinahanap ko siya. Kaya hindi ko siya talaga total na tumpag agad. Pero yun nga. Medyo malapit lang siya dito sa ano ba to? Parang covered court nila sa may gitna. Yan, medyo malapit lang siya dito eh. Maganda talaga itong pwesto ng bahay. Yung unang bahay na punta natin ay nasa corner or corner area siya. Kaya maganda talaga siya. Malawak din itong space niya. Parang kasi nga dalawang parking dito eh sa gilid. Kasi nung tinignan ko siya, merong dalawang sasakyan na nakapark sa gilid. Kasi nga wala namang nakatira sa bahay kaya ginawa nilang parking space muna. Ito siya actually. Yan yung property na to. Papark pa lang yung motor dito sa may gilid. Tingnan natin siya. Ayan. Ito yung pinakabahay na nasa foreclose. Ayan. Corner lot siya. Ang lawak ng extra lot niya dito sa may gilid. Ginawa siyang parking area ng kapitbahay. Pero ito naman, itong property dito is wala din naman talaga siyang tao. Open talaga siya. At least, sure naman ito na walang nag-squat sa unit. Maganda pa ito eh. Ang lawak.
Tapos ano siya, bakante nga yung loob niya. Medyo bukas yung pinto sa may likuran. Pero mukhang malinis din naman itong unit. Buti nga walang nag-squat dito eh, na illegal occupant. Baka ano din, may pit din siguro yung huwa nila dito. Pero ayan nga ang lawak ng space niya dito sa gilid. Corner lot siya, kaya magandang pwesto talaga ito. Tingin ko ang daming magbibid dito sa property na to. Ayan, meron siyang parang daanan dito sa gilid, kaya try natin silipin dyan yung kung makikita natin yung loob niya at kung makikita natin yung taas niya. Panitsura, ang lawak na nitong ano, property. Ang ganda niya. Panalo. Itong property available sa first public auction, no discount under Transas PB 301. Ang acceptance of bid offers is from November 6 to 10 and then ang opening of bid offers is on November 15. Ito ay ang item number 101 with property number 815-2023-061-30060. Ang property location is at Green Park Villas 2, Block 22 Lot 36, Barangay Malagasang 2C, Imus, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 67 square meter and then floor area of 42 square meter. Ang minimum bid price sa pag-ibig is 1,249,400. And then, ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 22,270.37. Ang TCT or CCT number niya is 057-201-3031-887. At ito ay isang unoccupied property. Ito yung tsura niya sa may kalsada. Ayan, aliwalas dito. Malawak. Corner na corner talaga siya. Try natin silipin yung loob. Pwede naman kasi dumaan dito. Ayan, meron siyang daanan dito. Diba, maganda pa itong bahay eh. Hindi naman siya ganun kabago, mukhang medyo luma na din siya. Pero halos kompleto pa naman ito. Wala naman na ginalaw yung mga tao dito. Kompleto din naman yung mga sliding windows niya. Sliding ba yun? Parang sliding siya. Pero yung sa baba is jealous yung dana niya sa may pandang likuran. Pero dito sa may gilid is ano siya? Sliding. Sliding or awning, parang ganun. Ito yung CR niya sa likuran. Parang ano eh, kailangan natin itong palitan. Yung luma-luma na siya. Ito yung taas banda. Yung wiring niya parang binaklas eh. Tapos yan. Hindi ako sure kung nagana pa yung ano dyan, yung butas ng inbornal. Papacheck na lang siya kapag ipapaayos niya. Kasi medyo luma na nga ito. Hindi na nga ito nasikasa yung property. Ito yung space niya sa gilid. Malapad eh. Ang dami nga lang tanim. Ayan. Di ba? Kinuha nga siyang parking. Pwedeng tatlong kotse yung kasya sa gilid kung hindi nyo siya gagamitin. Pero maganda to kapag ipapa-extend nyo. Ito yung loob niya. Ayan, may cortina pa siya dito. May mga cortina din sa loob eh. Hindi ako sure kung tinerhan ito ng dating may-ari. Pero wala, parang wala naman siyang bakas na tinerhan siya. Yung pinto niya dito sa harapan, parang bulok na siya. Kailangan na siyang papalitan na medyo luma na nga talaga siya. Ayan, sarado din naman yung doorknob nito kaya hindi siya mabuksan dito sa may harapan banda. Kaya dito tayo daman sa likod. Wala na din siyang breaker, binaklas. Pero hindi ako sure kung naganap yung mga wiring nito. Kung ipapayos siya, kailangan na siguro ipapariwiring. Ayan, ito yung lababo niya. Wala na din siyang, wala siyang gripo eh. Ayan, may grill siya dito. Hindi ko alam kung saan galing yan. Ito yung view sa may bintana, sliding pala ito pataas. Ayan, sa may side na banda, o sa may gilid banda ng bahay. Ito yung sa may pinakingan ng dalawang sasakyan. Tapos, tingnan naman natin itong taas niya kung ano itsura. Mukhang bare unit pa din talaga itong property na ito, o itong bahay na ito. Wala namang improvement yung hagdan. Ayan nga, wala din siyang partition. Kaya mukhang hindi din tinirahan dito ng dating may-ari. Hindi natin alam kung anong history nitong bahay, pero wala naman siyang bakas na tinirahan nitong property. Kompleto pa din naman yung jalousy niya dito sa taas, buti walang nag-ano dito. Walang nangunguha ng mga gamit dito sa bahay. Ayan. Diba, ito yung view niya sa may likuran banda, sa may kusina, or yung magiging laundry area niya. Ito yung bubong niya, malinis pa yung bubong niya eh. Wala pa naman siyang bahid ng butas. Mukhang wala naman siyang tulo. Okay, walang tagas yung bubong. Ito yung view niya sa may harapan. Ayan, na well improved na din talaga itong kapitbahay.
yung katapat niya na corner lot din is malaki yung extension nila sa harapan. Kaya pwede niya din siyang gayahin. Mukhang malaki din yung mapapa-extend niya dito. Although medyo malaki yung magagastos niya. Pero maganda kasi ang lawak ng lot area niya, 67 square meter. Pwede kayong maglaan ng parking space sa gilid. Pero tingin ko parang alanganin yung malaking kotse. Maliit na kotse yata kasya siya sa... Kasi pag lalagyan mo siya ng parking, lalagyan mo rin siya ng bakod. Unless na lang kung hindi mo siya babakuran. Kasi yung nakapark na sasakyan dito, parang lumampas yung harapan or unahan banda niya. Ayan. Depende na lang sa inyo. Sukat niya lang kung meron kayong sasakyan. Kung kasya naman, pwede. Mas maganda. Ayan. Ayan lang. Ayan lang naman yung itsura nitong taas. Wala naman siyang ganong issue. Wala, mukhang wala din naman siyang tagas. Malinis naman yung sahig niya. Kasi kung merong tagas yung bubong, may bakasan na dito ng mga tubig-tubig o tulo. Pero wala naman, kaya malinis siya. Ayan lang, medyo luma na nga itong property. Mas lalo pa siyang naluma kasi wala namang nakatira dito. Pero at least kung makuha niyo to, hindi naman siya ganun din kamahal. Nasa mga 1.2 million. So kung i-bid niyo siya siguro mga 1.5 or pataas, ganun na. Huwag lang may magbibid ng doble yung presyo. Pero tingin ko maraming talagang maghabol nitong property kasi ang ganda ng location niya. Corner lot siya. Ang lapit niya pa sa ano, covered court. Kaya for sure madaming maghabol dito. Ayun, good luck na lang talaga sa mga kuha nitong property. Nasa first public auction pa siya. So sana naman walang mag-overbidding. Kasi may lamang merong mag-overbid tapos hindi naman tutuloy, babalik ulit sa bidding hanggang makarating siya doon sa negotiated. Ayun, congrats na lang din sa kung merong makakuha nito. Sana meron makakuha nito. Maswerte din yung makakuha talaga nito. Ayun. Ang ganda na ito yung improvement sa may open canal road doon, may road widening sila kaya mukhang mag-improve pa itong location na to. Ang pangit lang dito sa subdivision, yung mga standard na sukat ng tangas, wala talaga siyang space for parking kaya yung mga may sasakyan dito nagsisiksikan yung magpa-parking sa kalsada. So paano na lang kung lahat ng bahay may sasakyan? Kanya-kanyang ano na lang kung saan isisiksik yung sasakyan nila. Hindi ako sure kung may open space pa dito na pay parking eh. Parang wala akong makita. Ganyan talaga. Medyo, tinitipid talaga yung space for parking. Meron lang siyang bandang butas dito. Kailangan niya siguro aayusin to. Kasi parang nabibitak siya. Yung taas banda na may, sa may bubong ng CR. Ito naman yung CR niya, ano pa din naman siya. Maayos pa din naman siya. Lalabas na tayo. Ayos pa eh. Na-curious din si kuya. Mukhang na-curious din yata siya bakit tinignan yung property. Pero nasa foreclose kasi siya kaya for sure madami pang tingin dito or madami nang tumingin dito. Hindi ko natanong pala kung madami nang tumingin kasi yung kapitbahay din lang natanongan. Ayan. Yan lang. Medyo maganda talaga eh. Kaso lang, dito sa harapan niya banda, ayan, nagsisiksikan yung parking. Kasi nga, wala namang mga parking space itong mga bahay dito. Ito lang, yung corner lot lang yung merong option na gagawa ng parking. Pero yung mga standard cut, wala talaga. Ang tubig naman dito ay good hands, kaya wala siyang issue sa tubig. Ito yung harapan niya. May space pa nga din pala talaga dito eh. Kung babakuran niya siya, medyo malapad pa siya yung space dito sa harapan mismo ng bahay. Ayan siya. Extended na itong katabi kaya mas okay din. Diba? Ginawa lang siyang parking area. Swerte makakuha talaga nito. Unoccupied siya eh. Tapos ang bungad lang ng location ng property. Ayan lang. May pupuntahan pa tayong kasunod na property. Dito lang din siya. Same block lang naman siya. Hindi ko alam kung same block lang ito. Kasi sabi sa listing ni Pag-ibig, Green Park Villas Phase 2. Ito kasi yung bahay na to is Green Park Villas 2 yung nakalagay.